Ayan ngayon, kahit mag-brown out, walang problema dahil may power pa rin na manggagaling dahil meron akong backup na solar setup. Welcome back na naman to my channel, and for today's video, ibibigyan ko ng review and papakita ko sa inyo kung paano ba gumagana itong binili kong power failure automatic switching device. Ang model nito ay YX850 at sa video na ito, sasabihin ko kung ano ba itong module na to, bakit siya ginagamit, saan makakabili at magkano. Pero syempre, kung bago ka sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka ipay bago ko mga updates dahil nag-upload ako ng mga halagang videos katulad nito. And shoutout nga pala kay Nard Altalagire. So ayan. Itong YX850 Power Failure Automatic Switching Device, ginagamit ko to para hindi magputol yung connection or hindi mawala yung power sa aking device katulad dito sa aking wifi or pwede rin siyang gamitin sa mga ilaw. And ngayon naman, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ikinabit at ano-ano yung mga ginamit ko. So ito na yung ating switching device. Tatlo yung kanyang port, 1, 2, 3 sa battery, sa DC power or yung sa ating mga galing sa kuryente na same amount lang ang power na kailangan natin. So dito naman yung kanyang output or dito tayo maglalagay ng load. Ang power capacity nito is 10 ampere. So kaya nitong mag-input ng simula 5 volts hanggang 48 volts. So make sure lang na kung ano yung voltage na gagamitin mo is yun din dapat yung voltage na kailangan mo dito. For example, naglagay ka dito ng 12 volts battery and dito naman is 12 volts na power source or yung charger ng wifi for example. Dito is ang lalabas din dito sa kanya is 12 volts din. Ngayon subukan naman natin. For example, ito yung panlagay ko sa battery. Ito yung positive. Ngayon, subukan naman natin siyang i-plug sa battery. And try natin i-measure yung kanyang output voltage. So ayan, same voltage din lamang nung battery. And dito naman sa kabilang port is ilalagay natin dito yung ating isa pang power source. Siyempre, ang gagamitin din natin is same din ng ating panggagamitan. So for example, ang ilalagay natin ditong load is Wi-Fi or 12 volts LED light. Dapat 12 volts din siyempre yung mga power source natin. So sa battery, check na tayo. And dito naman sa kabila, lalagyan din natin ng 12 volts power source which is itong charger ng Wi-Fi. Pero syempre itong charger ng Wi-Fi ko is ayos pa, ayaw ko naman siyang putulin. Dapat kasi puputulin siya tapos isusok-sok na dito yung positive and negative. Dahil ayaw ko putulin is gagamit na lang ako ng ganito. 12 volts female port. So pag na-plug ko na dito yung 12 volts power source is automatic na siyang mabubuhay. And by the way, ang priority power source pala nitong ating module ito is yung galing sa mismong kuryente or galing sa ating power source na 12 volts. And yung power naman na gagaling sa battery is magiging backup na lamang na kung sakaling pag nag-brown out is yun yung kanyang gagamitin. And another information, wala palang connect itong ating power galing sa ating isang power source galing sa kuryente papunta sa battery. Meaning, hindi mag-charge ang ating battery kahit pa nakakonect siya dito. So ayan, nakakonect na rin siya sa battery. And measure naman natin yung kanyang output voltage. As you can see, iba ngayon yung kanyang voltage dahil ang voltage na manggagaling ngayon sa kanya is yung voltage galing dito sa ating charger ng Wi-Fi. Ngayon naman, try natin lagyan ng load or ng ating appliances which is yung 12 volt device. And then ang gagamitin ko naman load is yung aking Wi-Fi. And syempre kapag Wi-Fi yung gagamitin rin, kailangan natin ng 12 volts male jack. Then ikakabit natin yung positive dito sa positive port and dito naman yung negative sa kabila. And as you can see, nilagyan ko siya dito ng fuse para mas safe yung aking device. Nilagyan ko siya dito ng 1 ampere na fuse. Kung gusto nyo rin bumili ng fuse kasama itong fuse holder, ilagay ko yung link natin sa description below. And ayan, ngayon nakakabit na and measure naman natin ngayon yung kanyang output voltage dito sa ating 12 volts male jack. So ayan, tama din yung pagkalagay natin. Make sure lang talaga na is na tama yung pagkakalagay natin kasi kapag nagkaroon niya ng mali is possible na magkaroon syempre ng damage. And ayan, as you can see, gumagana na. And ngayon, kapag nag-brown out, is automatic na gagamitin yung power galing sa battery. So, try natin tagtagin to. Kunyari, is brown out. So, ayan. Automatic ngayon, gumagana pa rin siya. Galing naman yung power sa battery. So, kapag kinabit ko to, ang mayayari naman ngayon is automatic ulit na babalik yung power. At ang gagamitin uling power, ay power naman galing dito. Ngayon, measure naman natin kung mayroon siyang self power consumption or kung gaano pa kalakas. So ayan, as you can see, wala siyang self power consumption or wala siyang kinukonsume na power kapag walang nakalagay na load.
Pero syempre kung gagamitin nating power is galing sa power adapter, ay iilaw dito yung kanyang LED light, which is magkakaroon siya ng self-consumption, pero hindi naman yun kaganong malaki. So ngayon, ano naman yung downside or something na pangit dito sa module na ito? Syempre alam ko naman na napansin nyo rin kanina na hindi real time or hindi talaga naka-standby yung kanyang power. Kumbaga, kapag nag-brown out is saka pa mag-switch yung power galing sa battery. Ibig sabihin, kapag wifi yung gamit nyo, maglalag pa rin kayo kasi kapag nag-brown out, mamamatay yung wifi, din saka pa naman isi-switch nitong relay yung power na magagaling sa battery. Pero ang maganda dito is hindi ka na magmamanumanong mag-switch on or magpapalipat-lipat ng power source mo. By the way, nabili ko pala to sa Shopee for only 116 pesos. And yung link nito kasama yung link nitong ating fuse at yung fuse holder ay ilalagay ko sa description below para mas mabilis siyang mahanap sa Shopee. And by the way guys, tips ko lang sa inyo na kapag bumibili kayo sa Shopee, is sana mag-iwan naman kayo ng review dun sa binibihan yung store. And mas maganda kung gagamitin nyo muna yung product na in-order nyo bago kayo mag-iwan ng review. Kasi makakatulong yun para sa mga customers na bumibili at nagbabase muna sa reviews. Kasi napapansin ko sa mga review sa Shopee is nag-iwan agad sila ng review kahit hindi pa nila nagagamit. And ang nagiging basehan lamang nila sa kanilang review is kung ano yung nakita agad nila. At hindi yung kung ano yung na-experience nila using those products na in-order nila. And by the way guys, hindi ko pala kayo pinipilit na umorder nito kasi hindi naman talaga to kailangan. Depende yun sa inyo kung gusto nyo bumili is pwede kayong bumili pero kung hindi naman is pwedeng wag na rin para hindi kayo gumastos. So ayan lang muna for today's video. Kung mayroon kayong questions or recommendation, just comment lang sa ating comment section below.